yung mga ano, kunin niya sa rapture, kukunin niya yung talagang mga wheat, yung tunay na wheat, may iwan yung grass dito. Okay? That is in Matthew 13, 24 to 43. Ha? Kung gusto nyong ano, basahin yun, Matthew 24, 43. Kaya merong sa church na ganon, guys. Ha? Matthew, explain to you. Matthew? Matthew 24. Ay, Matthew 13. Okay. Verse. Kaya ako kasi, para may maintindihan natin to guys, ah, huwag nating madaliin itong pag-ano, ah, gusto nating tapusin yung seven chapters. Wag, wag. Lloyd, verse 24. 24. Ayan, yan. Teka mo na. Hindi pa naka-share screen. Yan. 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 Parable of the weeds. Okay. Okay. Jesus told them parable. The kingdom of heaven is like a man who sow good seeds, di ba? In his field. But while everyone is sleeping, hindi ata yan. His enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the weeds sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Yan. The owner's servants came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where did the weeds come from?" "An enemy did this," he said. The servants asked, "Do you want us to pull them up?" Okay, dapat ba? Ano? Sige, anuhin na natin. Kunin na natin. Kunin na natin. Ano sabi ni God? "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let them both grow together until the harvest." Ano yung harvest na yun? What's that? Ito yung end time. Yeah, harvest yan, di ba? "At that time, I will tell the harvester, first collect the weeds, okay ha? And tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat," oh, tayo yon, "and bring it to my barn." O, diba? Diba ang ganda? That's the explanation. Huwag tayong magtaka, there is no perfect church. Diba? Merong talaga magkakaroon ng hindi tunay talaga na Kristiyano, na ano, na followers of Christ. Okay. So yun ang ano, yun yung Ephesians. Okay, let's go to Smyrna. Favorite ni Yankee to. Teka, ano ko tong... Okay, Smyrna. Smyrna na tayo, no? Okay, Smyrna. Okay. Paano ko yan dito mag-start? Like, ano muna tayo sa ano? Chapter 2 muna. Okay, Smyrna. Ito yung outline lang, ha? Outline, ha? Pero mamaya basahin natin yung chapter 2 ng ano. Okay, ito outline. The Suffering Church. The Suffering Church. Ha? Tandaan nyo, this is the Suffering Church. Suffering Church. Ako, dito, yung sa historical view, sa history nito, ito 100 to 312 AD. This is the time na talagang severe ang persecution. Sobra ang persecution dito. Ha? Ang Christians, they were persecuted and they were crime. Pag Christian ka, crime ka. So nagtatago ang mga Christian noon. Diba? Ang Jesus title, "The first and the last who was dead and came to life." Kasi during this time ng Smyrna, maraming namamatay. Inandoy? 5 million. 5 million halos ang namamatay during the time of ano. Kalagang nagsuffer sila. Kaya yung title niya, sabi niya, "Huwag kayong maglala, I am the first and the last who was dead." Okay, mamamatay kayo. Mape-persecute kayo. Pero mabubuhay kayong muli. Huh? I mean, they can only kill the body. Oo, yeah. Tapos ang commendation,
Tingnan yung ganyan commendation. Afflicted, poor, persecuted, poor, talagang poor. Yet, faithful, and rich. Diba? In the Lord. Pero tingnan nyo naman ang complaint. May complaint ba? Saan kayo nakakita? Saan kayo nakakita ng church na walang complaint? E persecuted pa. Severe yung persecution na. Diba? And then the reward is crown of life unhurt by the second by death. The second death. Okay. Let's go to chapter 2. Verse by verse muna tayo. Sino magbabasa? Okay. Verse 1. May nagbasa-basa inyo ng Revelations? Yan. Meron yan. Walang tanungan. Okay, ang background muna, ang background ng Smyrna. Smyrna means smear. Okay, ha. Yung matagal na dito sa Bible study na to, alam na alam yung myrrh, ha? Ang myrrh is a perfume at the same time pangbalsamo. Ha? Pangbalsamo. Okay. Matthew chapter 2 verse 11. Matthew chapter 2 verse 11. Mukhang matatagal tayo. Kailangan natin to, guys. Papasensya. Matthew 2 verse 11. Okay. Okay. Yankee, ikaw magbasa. Yankee. 11. Nasaan si 11? Simula mo na sa Simula mo na sa 9. Okay. Para makita yung context. After they had heard the king, nawala ako. Teka. Ako'y nawala. Ba't ako nawala? Naririnig ka namin. Nawala yung Nawala? Nawala na yung... Ready. Okay. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Aha. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, meron ako niyan, and myrrh, meron din ako niyan. And having been warned in a dream not to go back to Herod. Okay, yung tatlong kings, ha? Sila yung nag-alay ng myrrh. Guys, ang myrrh, ito ay isang plant na mayroong bunga, pero bago mo siya, magiging mabango lang yan pag kina-crush mo. Ha? Pag ina-extract mo na. Diba? Another example of myrrh is John chapter 19. John chapter 19. Yeah. John chapter 19 verse 39. Ito yung yung ibababa, yung namatay na si Jesus Christ, and then kinuha siya ni Joseph of Arimathea. Tapos may kasama siya. Siya yung nagbigay ng pang-imbalsamo. Kasi hindi naman uso ang imbalsamo noon . Nilalagyan nila ng mga herbs, pabango, 'di ba? Ito yung pang-imbalsamo nila. At magugulat kayo kung sino. Verse 39. Okay, 39. Tessie, ikaw na. 39. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and alloys, about 75 pounds. Okay. Diba? Sino si Nicodemus? Anong chapter sa John? Yung... Yeah. Diba yung mayang? Sino? Hindi ba priest siya?
Christian. Okay. Siya yung ano, yung tama yung sabi niya, Rob, secret Christian. Siya yung Pharisee, pero hindi lang basta Pharisee. Member of Sanhedrin. Kay Jesus Christ at night, nagtanong kung paano maano yung paano maano maliligtas. So yan yung sinabi, was born again. Remember, ang mga Pharisee ang nagpakulong. Ha? Siya yung nagpakulong. Pero ito, makikita natin dito si Nicodemus, nag-all out siya. Nag-out na siya. Ibig sabihin, hindi siya natakot. Di ba? So, kasi nagdala siya ng ano eh, mixture of beer and ano aloe? Aloe vera ba yan? Aloe. Okay. At ang dami ah, 75 pounds. Ha? So, what do you think? Nicodemus is safe or not? Save. Diba? Save siya. Hindi siya natakot eh. Pa lang. Oh, okay, yeah. Let's go back to ano. Tuto sa Revelation chapter 2. Ang ganda, no? Ang ganda ng insight ng mga ganyan. Meron yan sa near sa Old Testament, pero hindi ko na. Spending na naman ako. Okay. Okay, ito mo ha. Laging-palaging simula ay ganito. I know your deeds. Parang sa Ephesians, I know your deeds. Ay sa Ephesus, di ba? Alam ko yung ginagawa nyo. Sabi ng Panginoon. You hard work and you persevere. Di ba? Ito guys, tandaan nyo ha. Ito yung commendation. I know that you cannot tolerate wicked people. Ha? Di ba? So, wala silang ano doon, false prophet, that you have claimed to be apostles but are not. O, di ba? Na-detect nila yung mga false prophet. And have found them false. You have persevered and been your hardship for my name and have grown weary. Yet, I hold this against you. Teka muna, Aloy. Smyrna ba yan? Hindi, Ephesus ito eh. Ay, Smyrna na tayo. Oh, Smyrna. Ito. Okay, pakibasa. Edit ikaw. Edit. Verse 8. The angel. Okay. Isulat mo sa anghel na iglesia sa Smyrna. Ito ang sinasabi ko sa inyo ng simula at wakas. Ang namatay at muling nabuhay. Okay po? Hanggang saan po? Continue? Yeah, continue. Verse 9, alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayamang ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Pagdurusa kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gaganti pala ang kita ng corona ng buhay. Okay, thank you. Okay, thank you ah, Edith. Ito yung anyan, ito yung scenario niyan. So, dumating yung pastor ng Smyrna, binasa niya sa congregation. Gusto mo ulit? Yan. Dumating yung pastor, ano? So binasa niya sa congregation, ito yung revelation. Sabi niya, these are the words of him, the first and the last who died for life again. I know your affliction. So alam ko yung dinadanas niyo, sabi niya. Pero you are rich. Poverty, you're rich. They are poor talaga. Basically poor, ha? Explain ko mamaya. I know about the slander of those who are Jews, pero hindi naman pala totoong Jews, di ba? Do not be afraid what you are about to suffer. Tapos, tinan nyo guys. Wala siyang complain. And then, in-explain ni God yung suffering niya. Pero tinan nyo.
Tinan niyo yung susunod, I tell you, the devil will put some of you in prison to test you and will... Bakit ganun? Anong sa palagay ninyo yung reaction ng mga tao? Ang sinabi ng ating Panginoon, meron pang darating na persecution na mas matindi, devil, and you will be put to ano, and you will suffer persecution for 10 days, and nagsasuffer na siya. Why is God telling us meron pang darating? Hindi ba parang what you call that? Ang ganda na sana nung una, kinokomment. And then sabi bigla ng Lord, I tell you, the devil will put some of you in prison. So ibig sabihin, nalaw niya. Huwag kang mag-alala, may darating pa. Di ba? So hindi ba ganun ba yung life ng isang Kristiyano? Kasi we are tested to testify. Yeah. Bakit kaya? Why is it? Ano kaya yung opinion nyo? Sa akin, ang opinion ko dyan ay kasi kung nandun ka sa suffering na yon, matitest yung faithfulness mo, at the same time, you will testify how the power of God, no, during those trial days. Yung you are in the stormy days. Yun ang aking tingin. Kaya we are tested to testify. Okay. So sino pa merong opinion? Is that our life na forever? Yan ba yung palagi? Sabi niya, life is your victor's crown. Diba? Mm-mm. You will, kaya nga magte-testify ka kasi you are a winner. Si Rubs pala. Si Rubs. Sa akin po siguro, kasi noong mga panahon na yun, yung mga tao, that's why sinabi ni Jesus Christ, yung pagkakadescribe sa kanila, na nabubuhay na po sila sa hardships, sa poor situation sa buhay. So parang ang dating, isanay na sila sa hirap, but they have to be put pa into extreme test pa po, para hanggang sa kasukdulan, para mas matest pa yung kanilang faith kay God. Kumbaga kasi, parang halimbawa po, parang na-acquire na natin or nasanay na tayo, mahirap tayo. So parang talaga ang gagawin talaga ng kalaban, ang gagawin nila is talaga mas bibigyan ka pa nila ng higit pa sa paghihirap mo para malaman nila kung gaano ka ka-faithful and kung gaano kalakas at katotoo yung faith mo kay God. Yun po. Okay. And ito yung time na bawal maging Kristiyano. Sabi nga, di ba kanina, pinapatay lahat. Pag may calamity, ang biniblame nila mga Christians. Pag may nangyari hindi maganda, Christians palagi. Talagang kapag may, kailangan may maski sa ano sa trial, palaging ang may kasalanan Christians. Ganun ka persecuted yung time na to dito sa Smyrna. So ito yung time na to na talagang down na down ang mga Kristiyano, pero ito yung time na yung faith nila lalong lumalago because of the persecutions. May ano yan eh. May reasons yan kung bakit ganun. Mamaya makikita natin. So, let's look at muna yung second, matatapos tayo. Second Corinthians muna, chapter 4. I think magandang ano to. Second Corinthians, chapter 4, 9 and 10. Simulan ko sa verse 8 ha, tandaan natin. We are hard pressed on every side, di ba? But not crushed, di ba? Although tayo on every side parang ano yun, di ba? Pero perplexed ito. Ano yung sabihin ng perplex? Naguguluhan. Naguguluhan. Confused. Yes po. Sabihin niya, parang yung sa Smyrna, parang yung mga tao, siyempre,
Teka muna. Nangyari. Anong nangyari? Bakit ganon? Nangyari. We are puro na ganon, tapos meron pa uling parating. Diba? Mm-hmm. They are perplexed. They are confused. Parang what? Anong nangyari? Poor pero hindi no. Sila despair. Mm-hmm. Diba? Persecuted but not abandoned. Diba? Ganda nito, no? Mm-hmm. Struck down but not destroyed. Tayo yan. We always carry around in our body the death of Jesus. So that the life of Jesus may also be revealed in our body. Okay, for we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake. So that his life may also be revealed in our mortal body. So then death is at work in us, but life is at work in you. Ganda, no? Mm-hmm. Parang that's the ano, sabihin. Parang ito yung parang reasons talaga why we suffer, 'di ba? Pero tingnan niyo ah. We are pressed pero we are not crushed, 'di ba? Buhay pa. Lumalaban. Hindi naman despair, 'di ba? Ano yung sa Tagalog yung despair? Walang parang pag-asa. Walang pag-asa. Pulado. Yeah. Ganun ba tayo? Are we like that? Oo naman. Kasi God is always with us in the midst of storm. Ito yung, di ba, merong commercial. Kanino ka nabubuhay? Kanino ka gumigising, di ba? Pero kanino ka nabubuhay? Okay. Tsaka we are not destroyed. Cannot be destroyed. And mamaya malalaman natin kung bakit ganyan talaga yung buhay ng Kristiyano. Ha? At kasi malalaman kaya naging mamaya na nga sige balik tayo sa sa chapter 2. Revelations chapter 2. Okay, ang Smyrna. So yan ang commodities nila, yung pabango. Ha, at saka pang-imbalsamo. Ine-export nila lalong-lalo sa Egypt. Kasi in Egypt, di ba, meron silang binabalot, yung gano'n? Mami. Yung mga mami, do. Lalagyan nila ng mga pabango yon. Ang isa dyan, Emir. So, productive ang Smyrna, ha? Kasi marami silang ine-export. At ang sa seven churches, ito yung pinakamaganda, yung place, yung Smyrna. Di ba? So, and then, I tell you, literal yun, ha, that you will suffer persecution for 10 days. Diba? You will be in prison for 10 days. Hindi yan symbolic. Ha? So, ano sabi niya? Be faithful even to the point of death and I will give you life as your victor's crown. 5 million ang numatay. Yeah. That's why sinabi niya, I am the first and the last who died and came to life again. Huwag kayong mag-alala. Ako ang first na una. Magkakaroon kayo. Kasi pag namata kayo, magkakaroon kayo ng life. Second life. Diba? Yun. Then, whosoever, okay. Whosoever has ears, let them hear what the Spirit said to church. The one who is victorious, ano sabi? Will not be hurt by the second ano? Death. Okay. Sino pwedeng mag-explain ng second death? Ano ibig sabihin ng second death? Maji, anong ibig sabihin ng second death? Second death. Pangalawang kamatayan. Pangalawang kamatayan. Very good. Yeah. Okay. Eternal life. Explain ko. Revelations like chapter 20. Para malaman natin na talagang may second death. I'll explain. 20, 14, 15. Sino pwede? Rubs, pakibasa. 14 and 15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Okay, ha? Sabi, the death and Hades
were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Sabi dun sa Smyrna, sabi niya, kung sino yung makinig, let them hear. And then, ano sabi dun? Will not be. Hindi mo madadanasan ang second death. So paano natin may explain yan? In a very simple way. Ha? So, parang ganito yan. Ha? Ang tao, ha? Pag ipinanganak ng isang beses, mamamatay siya ng dalawang beses. Yung isang beses na kamatayan niya is physical death, at yung pangalawang beses niya is this is the second death, is the lake of fire. Okay. Yan yung isang group ng tao. Ha? Yung pangalawang group ng tao, dalawa ang kanyang birth. Dalawa siyang ipapanganak. Pinanganak siya sa physical, ipapanganak siya ng spiritual. Ang madaranasan niyang death, isa lang. Physical death. Naintindihan? Malinaw ba? Malinaw ba? Yes po. Okay. So ibig sabihin, you must be born again. Reborn again. Yeah. Dalawang beses kang ipapanganak, physical at saka spiritual, mararanasan mo ay isang death lang. Pero kung ipinanganak ka ng isa lang, and then you are not born spiritually, you will mararanasan mo ang dalawang death, physical, and then this is the second death. Pagdating ng natin Revelation 20, natin ma-explain pa natin. Pero malinaw ba? Ang spiritual birth, alam nyo ha, by accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, wala yes. na pa. Yes po. Yan, chapter 3. Yung yes, born again. Yun yung sinabi ni God. Sinabi ni Jesus, can you do that? Nicodemus. So you have to be born again. Kaya sabi ni Nicodemus, paano ako mabuo-born again? Babalik ba uli ako sa sinukunan? Sa womb ba ng nanay ko? Hindi. Spiritually born. Guys, maliwanag yun ha. Kung hindi kayong maliwanag, raise your hand. Kasi tayo ba sigurado? Kasi pag-aaralin din natin after this yung rapture. Diba? Sigurado ba tayo nakasama tayo sa rapture? That are we going to meet Christ sa air? Sa yes. Everyone, sigurado yes. ba? We want to make sure. Yes po. Yes po. Okay. Yes. So lahat ha? Sigurado ha? Opo. Okay. So, walang maiiwan ha? So ang ano? Hypocrites. Hypocrites tayo. Ang Smyrna. Guys, face to face. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Ano yung Smyrna? Anong year? Anong year yung Smyrna? 100 to 300. 100 to 330. Diba? So kasi pagdating ng 312 AD, ito na yung ano tawag nito, Pergamos, 312 to 590. Okay, dito na yung magsisimula ng emergence of the Catholic Church. Okay. Mm. Ayan. Okay, Pergamos. Okay, pangatlo na to ha. Apat, sige, tingnan natin. State Church, 312-06-06-18. Jesus title, Him who has the sharp, two-edged, sword. Masahin mo. Commendation ni Jesus sa kanila, they have not renounced their faith despite the martyrdom of Antipas. Sino si Antipas, Mike? Mamaya. Sige. Ang complaint lang ni God sa kanila, ni Christ, a marriage of the church and the world. Doctrine, and dito, bumalik yung doctrine ni Balaam, and doctrine of Nicolaitans na naman. Makulit din ang Nicolaitans. Ang reward,
kung mag magbabalik sila sa Panginoon, ang reward nila, kung mag-repent sila, magbibigyan sila ng hidden manna and white stone with the new name. Okay. So, bago dyan, guys, I gusto ko muna i-ano sa inyo yung ano yung atmosphere noon, di ba? Gusto kong makita nyo yung atmosphere talaga. Kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga alam nyo, dalawa lang ang ni hate ni God. Mm-mm. Na palagi yung bumabalik paulit-ulit, sabi nga ni Rosette, it this is a history lang paulit-ulit. Ang laging binaviolate ng mga Hudyo o tayo ay idolatry and immorality. Yun lang, 'di ba? Kaya meron talagang ano eh yung meron si God na binigay sa atin, ba? Exodus chapter 20. Alam ko alam niyo na 'to, nasa 10 commandments na 'to, pero gusto kong ganito kasi ang atmosphere daw na sobrang idolatry. Exodus 20. So bakit ang hirap intindihin ito? Hindi ko maintindihan. Bakit for very long time ito ay na-hidden sa atin? Bakit hindi na-explain sa atin ng maigi ito? Diba? Okay, basahin ko ha. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Diba? Ito number 4. You shall not make yourself for yourself an image, ha? In the form of anything in heaven. So hindi po pwede ang mga angels. Even yung ating imagination kay Jesus Christ dapat wala nun eh. Diba? Wala dapat nun. Diba? Anything in heaven above, diba? Or on the earth beneath all, mas lalo mas marami sa earth. Diba? Ano? Meron nga, sun. Diba? Marami yan. Or in the waters below. Diba? You shall not bow down to them to worship them. Hindi ba natin niluluhuran dati yung mga graven images na to? Diba? Kumalakad pa nga ako ng paluhod. Kumalakad pa nga ng paluhod ng mga tao. Diba? I, the Lord your God, I am jealous. So, kung tayo mas seloso si God. Punishing the children from the sin of parents to the third and fourth generation. Ayan, guys. Paulit-ulit ang idolatry. Yung panahon lang ni Moses, umakyat siya doon para kunin yung Ten Commandments. Pagbalik niya, gumawa ng mga ano? Calf. Golden calf. Sino ba ang gumawa? Yung kapatid niya, si Aaron. Si Aaron. Ayong sister. In a matter of 2 months. Diba? Hindi nakapaghintay. So nasa heart, hindi nakapaghintay. Oh, diba? Okay, let's go to Leviticus. Ito na yung immorality. Leviticus chapter 18. Leviticus. Ito ha, medyo lawakan yung kaisipan nyo dito ha. Hindi, ito ano ha, sabihin. Ito yung ano ni God. Ha? Ito, papasok na sila, ang mga Israelites, papasok nila sa promised land, sa Canaan. Diba? Papasok na sila eh. And then bago sila pumasok, ito yung habilin ni God. Diba? Okay. The Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt. Kasi galing sila sa Egypt eh. Yung ginagawa ng mga Egyptians, huwag niyong gawin ito. Okay? Where you used to live, sabi niya, di ba? And you must not do as they do in the land of Canaan. Kasi sa land of Canaan, yung promised land, may dadatnan silang mga tao. Hindi, yung pinaramis lang naman sa kanila, hindi barren yun eh. May mga tao, mga Canaanites. Ha? So ganun din. Yung mga idol worshiper at saka ubodan sama. To the land of Canaan where I am bringing you. Do not follow their practices. Do not follow their practices.
You must obey my law and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord. Okay? So basahin ko to. Ito ha yung, basahin ko lang ng ano, hindi malakas. Number six, no one is to approach any close relatives to have sexual relation. I am the Lord. Do not dishonor your father by having sexual relation with your mother. She is your mother. Diba? Number eight, do not have sexual relation with your father's wife. Ang dami niya. Do not have sexual relationship with your sisters. Anas, sige Lord, papapanikin mo na. Do not have sexual relationship with your daughters or your father's wife. Diba? Do not have sexual relationship with your... Guys, bakit do not to? Ito pinapractice ng mga Egyptians as well as the Romans. Diba? Do not dishonor your father's brother by approaching his wife to have sexual relation. Okay, but ano pa? Marami pa yan. Do not take your wife's sister as a rival wife and sexual. Do not approach a woman to have sexual relationship during unclean. Cleanness of monthly period. Do not have sex with your neighbor's wife and defile. Do not give any children to be sacrificed to Molech. Okay. Do not have sex. Ito yung ano. Do not have sexual relationship with a man as one does with a woman. Do not sexual have relationship with an animal and defile yourself. A woman. No, guys. Ano mga picture nyo rito? This is Egypt. Ha? Karumang dumal. Diba? Iyan, ginawa yan during the time of Noah. Ginagawa na yan. Itong mga immorality dito and idolatry. Kaya ni-wipe out sila. Ito ginawa dito sa ng mga Egyptians. Kaya nga tiners ang Egypt. Hanggang ngayon, so, kiner sila. Diba? So, kaya ako pinapakita sa inyo, ganito rin ang condition during the church, itong seven churches, during the time of the Romans. Mas malala, lalo na sa idolatry. Kasi doon, ang daming idols, si Zeus, yung mga ganon, sila, meron pa silang God of Drunkenness, merong sa healing, sobrang dami. Lahat, may okay. Diyos sa lahat. Lahat bawat kibot. Okay. Let's go back to Pergamos. Pergamos is the third. Diba? Ito, wala na siya sa ano ha? Wala na siya sa harbor ha? Nasa inland na siya. Nasa inland na siya. So, malayo na siya sa... So, ang main commodities nila ay paper. Kasi sila yung gumagawa ng ano nung papyrus, papilyon, ha, out of the wood. So malaking sila naka-discover. Sila naka-discover. Galing, di ba? So ibig sabihin mayaman sila, ha? So mga tao doon ay knowledgeable, maraming matatalino doon, di ba? So ano yung complaint, guys? Ano yung complaint? Number 14. Ano yung complaint? Grace, pakibasa. Number 14. Revelation. Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. Okay, so anong complaint? Anong sa kalangin niyo? Anong ano dyan? Have you, ano, naano nyo na ba itong Balaam? Laging lumalabas yan, di ba? Who taught Balak to entice the Israelite sin. Okay, tapos si ito si Nicolaitans, yan, na-explain ko na sa inyo.
Hindi, ito explain ko sa inyo si Balaam at saka si Balak. Asawa niya si Jezreel. It appears ito, nag-appear ito sa Book of Numbers. Pag may time kayo, basahin yung Numbers 22, 23, 24, and 25. So, ganun din ang setting. Yung mga Israelites nasa wilderness pa. So, tatawid na uli sila sa patawid sila sa Canaanites. Kaya lang, yung neighbor ng Canaan, which is the Israel now, ay mga Moabites. Ang Moabites, natatakot sila dito sa mga Israelites kasi ang dami nila. Ayaw nilang maging neighbor. Ang Moabites ngayon, yan yung part ng Jordan. Magkatabi lang yan eh. Kami niloy sa Israel. Pagkatapos namin ng Israel, tumawid na kami sa Jordan. So ang Moabites is Jordan. So ang king ng Moabites noon ay ito si Balak. Ito, Hutot Balak, di ba? So ngayon si Balak dahil natatakot siya sa mga Israelites, sabi niya, kinontak niya si Balaam. Tao to ha, hindi symbols. Talagang tao. Kaya lang siya ay isang parang propeta, o seer, pero parang ano siya, yung fake na propeta, di ba? Kasi siya, pinupuntahan siya ng mga tao para i-curse niya o i-bless niya ang isang bansa. Sa kanya pumupunta. Diba? Parang negosyo niya. Ha? Kasi bibigyan niya ng, para si Balak, pumunta siya, pinuntahan niya sa Balaam, sabi niya, punta ka rito. Kita mo itong mga Israelites, ang dami-dami nila. Nasa mountain sila eh. Diba? Kaya mo ito. So, I'll give you gold, silver, ito. I-curse mo lang mga Israel. Pero hindi pumayag si Balaam. Kasi alam niya, God of Israel, alam niya very powerful. Tatlong beses niyang tinry na i-corrupt si Balaam. Diba? So, hindi bumugay si Balaam. Kaya lang itong si Balaam, ganito ang ginawa niya, sabi niya kay Balak. Naririnig niya ba ako, guys? Hello? Yes. No? Yeah, okay. Sabi ni Balaam kay Balak, ganito ang gawin mo, Balak. Ipunin mo yung mga gandang babae na Moabites at dalhin natin dito sa mga Israelites. I-entice din na natin. Pag na-entice na nila sila natin, i-introduce na rin natin yung idols natin. At gano'n ang nangyari. Diba? And God hated for that kay Balaam. Kaya nga, isinulat niya ito. Diba? Si Balaam at saka si Balak. To entice, the Israelites to sin so that they eat food, sacrifice to other, and committed sexual immorality. Idols and sex immorality. Gusto kong maipaliwanag sa inyo to verse by verse. Okay, 15. Likewise, you also have those who are teaching of Nicolaitans. Therefore, otherwise, I will soon come to you. I will fight against them with my sword of my mouth. Okay, why? Pakibasa 17. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. So, ano ibig sabihin niyan? Okay. So, balik tayo sa Revelation. Revelation. Chapter 2, yan. Okay. So, ang period nito ay, guys? Ang period niya ay between 312 to 590 AD. Okay. Okay. It was during that time. Oh, ito na yon. It was during that time ang
ang emperor ng the whole Rome is si Constantine. Ha? Kilala niyo si Constantine, di ba nasaan yan? Nasa history natin. Di ba? Constantine, Constantinople. Constantinople. Di ba? Ewan ko kung natandaan. Marlon, alam mo ba yan? Si Constantine? Ha? Opo, kilala ko po siya. Yeah. Ano po siya? Yung bloodline ko po, nasa kanya po. Close kayo. Bloodline ko. Kasi kayo emperor during the time 300. So si Constantine, 312 AD, ginawa nilang Christian ang the whole Rome, the whole state Rome. Of Rome, including this. Diba? Bakit? Kasi meron siyang isang battle, kasi lagi siyang lumalaban eh. Kasi alam niyo yung the whole provinces, diba? Merong mga governors yan. Ngayon, merong struggle of power. Gusto nila maging emperor kasi eh. Diba? So meron siyang isang mabinding kalaban. So nanalo siya. Ngayon nakita niya sa langit na yung a flaming cross, parang ganon na nasabi na conquer with this cross. Nakita lang niya yon. Ha? So yon, from that time, ito? Yeah. From that time, sa 312, okay. 312 AD, ginawa niyang Christian, hindi pa Catholic, Christian as a state church. Ibig sabihin, pag ikaw ay Romans, nakatira ka doon sa mga province na ano, Christian ka. Ang maganda lang naman dito, natigil ang persecution. Before Constantine, puro persecution. Pero after Constantine, wala nang persecution. In maging Christian ngayon. So, sa tingin, maganda. Kaya lang, si Constantine, naging Kristiyano siya by what? Paano siya naging Kristiyano? By doctrine ba o by ano? By the symbol. So panaginip, ha? May meron bang nag-ano sa kanya, yung sabihin, nag-explain sa kanya sino si Jesus, sino ganito? Wala naman eh. Nakita lang niya yung cross, napaganipan niya. Na. Ngayon, isipin niyo, bakit niya ginawang state church ito? Bakit, isipin nyo guys, bakit nakita niya yung cross? Ibig sabihin, knowledgeable siya about the cross. Di ba? Na namatay si Christ. About the cross. Di ba? Kasi nakita niya, kasi previous to that, alam niya na pinipersecute ang mga Christians. At during that time, marami ring mga sect, mga Hellenistic, mga Judaism, mga sect na yon. Kaya lang, iba itong Kristiyanong ito. Kagaya nga nang in-explain ko sa kanya sa Smyrna, ah, di ba? Persecuted, pero wala silang reklamo, pero dumadami sila. So nakita ni Constantine, iba to. At saka, ito ang difference. Di ba yung sinabi sa kanya na you fight with this cross and you will win all the battles. Yeah. Yun ang nangyari. Mm-hmm. Di ba? So kaya niya naging state church to, pero not because of the doctrine, but because of that cross. At because of that, yung mga testimony ng mga true believers. Diba? Because of the testimony of yung pinag-aralan natin kay Smyrna, nakita niya yon. Kasi kung, halimbawa, yung symbol ng ibang sect, halimbawa, yung sect ng mga Judaism, di ba? May symbol sila. Bigla mo na lang bang yan, no, for the whole empire, gagawin mong Christian?
Di ba? Of course, hindi. Di ba? So nakita ni Constantine, eto guys yung kahalagahan. Maganda rin naman to. By the power of God ka din ito eh. Kasi it's because of God din ito eh. Natigil. Di ba? Natigil. Natigil ang persecution. Kaya lang ito yung nga, yung pagiging Kristiyano niya is not because of the doctrine na tinuturo ni Jesus Christ, is because of that symbol. And because kasi nanalo nga siya for every battle, talagang nanalo siya. And then pumasok na rito yung, so naging state church siya, so pumasok na rito yung nahaluan tayo ng mga doktrina ng mga idols. Diba? So nagkaroon na ng ano yan. Yung susunod natin, yung ano ba yung susunod? Tayatira. Yan na dumaan yung naging Roman Catholic na to. So wala na ngayon si ano, kasi nawala na ngayon si Constantine. Itinuloy pa yung susunod na emperor. No? This time, kinuha na nung Rome yung state church na yon. So kaya nagiging Roman Catholic Church. Pero ang nangyari, na corrupt. Nadagdagan ng maraming works, good works. And then nadagdagan din ng praying to the dead. Maraming dinagdag pagan nila practices. Pagan practices. Diba? Sobrang dami. One of these, Lord, ano? Ano yun? Ano yung mga practices na, teka, I'll get my notes lang. Okay. One of these is, ano? Praying to the statues. Praying for the dead. Praying for the dead. Tapos, yung mechanical praying. Ano ba yun? Yung mechanical praying, yung merong beat sila. Yung ganon. And then in-introduce si ano yun, ang ni Peter, yeah. Ni Peter the Great. Yeah. And okay. So doon nagsimula robes yan, 312 AD. Hindi pa siya Catholic, state church pala. Una talaga ang Catholic. Ang early Christians, they were called ano, Catholic. Yun ang ano, dahil kasi ang gospel, pag dinagdagan mo, di ba sinabi na sa Bible na you add or deduct anything from the gospel, di ba? Hindi yung or word of God, corrupted na yon. Hindi yan ang totoong gospel. So, at the end, naging masama rin. Hindi na nga persecuted, pero ang daming pagan practices na sinama. Na hindi na maganda, hindi na tuwa si Christ, o hindi na along with the ano with of God. Yung mga titles. So ito pa ha. So praying of the dead, worshiping saint, di ba? Yan yung sa dati sa Egypt, di ba? An angel. Tapos yung baby na binabaptize at the age of baby pa lang. Diba? Baby pa lang. And then, worshiping Mary. Diba? Tapos yung priest. Diba? Nag-wear sila ng robes. Ito guys, ito pa yung isa pala. Ito pa siya lang na-introduce. Biglang yung mga laity at saka clergy, nagkaroon ng clergy. Ibig sabihin, yung mga priest, dumating na yung mga priest, ano, parang yung mga laity, yung tayo, yung mga ordinaryong tao, biglang nagkaroon ng malaking gap. Ha? Hindi ka paris nung the time of ni Jesus Christ at the time of apostles, ha? Makakausap mo sila. Di ba? Walang gap. Ngayon dito, pagdating ng inano nila na hindi ka pwedeng dumiretso. Kailangan dumaan ka muna dito sa mga priest. Di ba? I hate to admit na mahirap, guys, kaibigan natin ang mga Catholic Church. Pero
sobra kasing linaw when it comes to idols. Di ba? Napakalinaw na sinabi ni God dun sa sinabi dun sa Exodus chapter 22. You do not to have to bow down. Di ba? Hindi po pwede yun. Di ba? And it was during this time na bawal yung sabihin, tinago sa atin ang Bible for so many centuries. Years. Bawal magbasa. Ang pwede lang ay yung mga priests, yung mga clergy, yung matataas na tao. Diba? So yun ang nangyari. And it took that doon sa Thyatira, sa Thyatira, let's go to Thyatira. Doon sa liturgy ng Roman Catholic, ang magbabasa lang ng gospel ay yung pare. Mm-hmm. Yeah, yun lang, di ba? Sa inyo, napansin niyo yan? Yes po. At saka yun, naulit lang sa buong, kasi nakaranas na rin po kami makapagsimba everyday. Pagka nasundan mo talaga the whole year, it will be repeated lang din po the next year. Nag-iiba lang yung interpretation ng priest dun sa gospel. It's the same pa rin. Pagka if you would really, kumbaga, calendar. Yes po, yung parang Roman Catholic calendar. Yung Catholic calendar. Yes po. Doon nagsimula yan, ha? From Constantine. Tapos yung sumunod na emperor, napunta sa Rome. Tapos yung Rome, nagkaroon din ng interest doon sa state church na yun ni Constantine. So ginawa nilang ang Rome ang seat ng kaya naging church. Roman Catholic Church. Ngayon, ang question diyan, anong nangyari dito sa mga talagang true church? What do you think happened during that time? Alam nyo ba yung yung nagsimula yung Roman Catholic Church is 606 AD. 606 AD to 1570. Kasi pagdating mo ng 1570, yung darating na yun si Martin Luther, yung Protestant Church na. Okay. Pag i-minus mo yung 1570 to 606, halos yan 995 years. 995 years na mayagpag. Wait, teka, pwedeng picture muna tayo kasi andito si Laura. Saan si Laura? Laura! Excited! Picture naman tayo! Picture. Everyone! MJ! Sandali lang. Kasi si Laura andito eh. Tess? Wow. Kasi paki-ano. Ayan, okay. Ready? MJ! Laura, picture lang. Isa lang, sandali lang. Magpipicture lang tayo. Pakibukas lang yung nyo. Okay, Laura, pakibukas. Ikaw ang guest of honor. Okay. 1, 2, 3. Okay, 1, 4. Thank you. Okay. Anong oras na? Time. 9. Okay. Tapusin natin to. Siguro next time na yung Thyatira. No? Oo. Yeah? Next time. Medyo gabi na. Kasi ang mga elderly, kailangan 9 o'clock. Yeah, kailangan matulog na kayo, di ba?